July 7, 2024 sa Tokyo, Japan. Sa wakas, hinirang na ang bagong hari at nasa kamay na ang International Boxing Federation at World Boxing Association Super Flyweight titles at walang ibang nakakakuha nito kundi ang taga-Argentina na dumayo pa sa Japan at ginulat ang mga Hapon sa tibay at galing niya, Fernando Daniel Martinez. Hindi nabigo ang lahat ng mga nanonood sa laban mula sa pagtunog pa lang ng bell. Sa unang round ay talagang puk-pukan na kagad ang bakbakan at talagang sulit na sulit ang bayad ng lahat ng mga nanood mismo sa venue. At syempre, ang nanood din ng libre sa laban via libreng streaming. Well, kung napanood mo talaga ang laban ay masasabi mo talaga na napakaganda na bakbakan nilang dalawa. Talagang ubusan ng lakas ang dalawang mga kampiyon. Alam naman natin mga kakwento na itong si Martinez ay palagi itong maabante sa kalaban. Kaya sa unang round pa lang ay rumarapido na ang kanyang makumbinasyon. Pero tila ba, biglang nakuryente nang nataman siya sa kanyang katawan. Kaya ayun na ang naging punteriya ni Yoka. Habang itong si Martinez naman ay tila ba pinupukpok ng maso ang muka ni Yoka. Pero umalog lang ang ulo nito. Pero lumalaban pa rin at pumabanat sa katawan. Hindi talaga nila sinasayang ang mga pagkakataon na talagang pinapatunayan nila kung sino nga ba sa kanila ang tunay na hari. Kung binibilang mo kakwento kung ilang beses na natamaan, ang mukha ni Yoka ay talagang magugulat ka dahil siguro makakwento hindi bababa ng 40 hanggang 50 na mapatama sa kanyang mukha. Correct me if I'm wrong kakwento ha, pero talagang pagkatapos ng laban ay doon pa yan mararamdaman ni Yoka at pagkasabihin ni Yoka na iyok ko na. At ang sabi pa naman niya na magre-retiro na siya pagkatapos ng laban na ito. Pero hindi pa natin alam kung tutuwanin nga ba ni Yoka ang sinabi niya. Pero napakatibay din talaga nitong si Yoka dahil halos buhos lahat ng paghambalos ni Martinez sa kanya at kadalasan sa kanyang mukha pa at talagang naalog lang at siya naman ay bumabanat kay Martinez sa katawan. Kumbaga, pinupuntirya ni Yoka ang katawan ni Martinez. Habang itong si Martinez naman ay sa mukha naman ni Yoka. Pero grabe talaga kakwento, bibilib ka. Dahil tila ba ang kanilang corners ay parang naging charging corners dahil pagkatapos nagpalitan at buhos lahat ng lakas. Pero pagkapunta na sa corner kakwento at sa pagsimula ng panibagong round ay talagang tila ba unang round pa lang ito kahit na nasa middle rounds na sila dahil para bang naka-full charge kagad. May istilong kakaiba na ipinakita ni Martinez sa laban. Kaya niya mag-switch o magpapalit ng kanyang fighting stance, southpaw tapos mag-orthodox. Kaya naman biglang natatamaan itong si Yoka na hindi niya namamalayan. Pero ganun naman, saludo pa rin tayo kay Yoka kakwento. At syempre, sa bagong unified super flyweight world champion na si Martinez at nagawa nga niyang umukit sa kasaysayan sa Argentina dahil sa ngayon siya ay dumagdag sa listahan na naging unified world champion sa kanilang bansa. Sa ngayon mga kwento ay hawak na ni Martinez ang International Boxing Federation at World Boxing Association Super Flyweight World Titles. Hindi man niya napabagsak sa Yoka pero sa tibay, husay at galing na ipinamalas niya at sa balwarte pa ng kalaban ay talagang kamangha-mangha. Kaya naman, congratulations sa iyo, Fernando Daniel Martinez. Mga kakwento, sa ngayon si Kazuto Yoka ay may kartada na 31 wins, 3 losses, 1 draw at 16 knockouts. Bang itong si Fernando Daniel Martinez naman ay meron siyang kartada na 17 wins, walang talo at 9 knockouts. Kaya naman Fernando Daniel Martinez, ito ang masasabi ko sa iyo. Congratulations Fernando, deserve na deserve mo na hawakan ang dalawang mga titulo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pag-click na rin sa bell button. Pero bago itagtatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Reynolds, kay kakwentong User, kay kakwentong Rinante Arat, ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan niyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.